A month after Direk Erik Matti posted his Facebook open letter regarding the state of the Philippine film industry, Pinoy moviegoers are finally about to see some changes. A month after Direk Erik Matti posted his Facebook open letter regarding the dying state of the Philippine film industry, Pinoy moviegoers are finally about to see some changes. Cinemanews caught up with Direk Erik as he shares the ongoing dialogue with film producers, filmmakers, and government agencies, all working to implement the changes needed to help the film industry. Immediately after my post dun sa Facebook, nag-timing din the PMPPA, the parang Producers Guild of the film industry convened and started talking about what can we do about the film industry. And umattend ako doon. And from there, FDCP, the Film Development Council of the Philippines, through Liza, Diño, held a meeting with us and we were able to discuss yung points that we feel should be addressed. And from there also, she went off and asked for meetings with the cinema owners. And then we even had meetings with the Department of Trade and Industry. MTRCB was there. The Office of the President was there through Panelo. Parang ang bilis ng galaw, no? It culminated on a general meeting with the stakeholders that happened in Novotel maybe a week, 2 weeks ago. Na lahat ng producers attended, we will form a small group to discuss the viability of all the issues addressed. Out of the 11 points discussed in that dialogue, Direk Erik stressed the main issues that needed to be immediately addressed. Wednesday to Friday is the biggest resolution that was agreed upon by both the cinema owners and the film producers. Malaking bagay yan. Malaking bagay yan. It gives you, kami mga producers, nung nag-agree na yung sinehan na Friday, parang mabubuhayan ka eh, na, well, produce pa tayo ng pelikula. Try natin kaagad yung Friday opening, di ba? Number two is an issue that came from the cinema producers. What is that? Lagi, ang distributors, pag kami, yung producers, pag maglalabas na kami ng movie, nalalaman namin yung sinihan namin the day before, 2 days before, kung gaano karami kaming sinihan, saan kami lalabas. Sa small producers, nag-promote ka, kunyari, nag-promote ka sa Tugigaraw, hindi pala lalabas doon yung sine mo, di ba? Ang hinihingi ng producers, sana 1 month before, malaman naman ng producers kung saang-saang sinihan sila ipapalabas. Yung isa na medyo malaki yung contention na ako hindi ako agree. Okay? Everyone suggesting to help bring back the audience sa sinihan is to lower... Nung nag-post ako sa Facebook, ganun din halos lahat ng comments. Ah, mahal ng ticket, mahal na. Pero pag in-analyze mo talaga, sa buong mundo, tayo na yung pinakamura eh. Everyone suggesting na, okay, bahala kayo kung anong presyo na agreed upon, pero sana may student price. Yung student price, okay ako. Siyempre, yung first day, last day. Sana matanggal. Actually, nag-propose yung sinihan na hindi nag-agree yung producers. Nag-propose ang sinihan na kung sa Wednesday pa rin tayo magbubukas ng sine, assure namin hanggang Thursday. So parang 2 days. Pero kung Friday, hindi pa kami sure. Titingnan muna namin yung data. Happy kami na yung sinehan, parang willing din sila to work it out. No? Ang first day, last day, yan na lang yung hindi pa nasosolve. Di ba? Brasuhin pa, ayusin pa sa technical working group. What did they ask from the film producers? They asked na habaan yung paglabas sa digital platforms ng mga sineng bagong labas. Bakit? Kasi yung lahat ng tao, pag nalaman nila, lalabas naman pala sa digital platform kaagad in 1 month, hindi na sila nanonood ng sine. Ay, antayin ko na lang dun. Ang hinihingi ngayon sa usapan, 4 to 6 months.
With everybody excited and on board with the changes, Direk Erik can't help but feel positive this time that the points they raised will finally be actualized. What's really good about the previous meetings is that both the cinema owners and the film producers agree that something has to be done. I think yun yung the best na, yes, let's do something about it. Yes, let's help the film industry. Yes, we need to make some changes. And that alone, kung nag-agree na yung cinema owners and pati yung producers, malaking bagay na yun sa industriya. Of course, Cinemanews also caught up with Film Development Council of the Philippines Chairperson Liza Diño as she weighs in on the state of the Philippine film industry as discussed by Direk Erik. I think ang maganda sa nagawa sa FB post ni Erik is nagkaroon ng kamalayan ang ating buong industriya at pati yung normal na Pilipino tungkol sa estado na kinakaharap natin ngayon sa industriya, which is true. Isa sa mga bagay na naintindihan ko rin sa pag-uusap namin ni Direk Erik and with the rest of the PMPPA is ang hirap mag-invest ng malaki sa isang pelikula kung wala kang garantiya na meron kang mapagpapalabasan. Makapagpalabas ka ng isang beses, tapos matanggal ka agad, parang paano ka tataya? So, it was a learning experience for me also, these dialogues that we have with our stakeholders. Kasi mas napapaintindi din nila sa amin at mas naiintindihan ko kung paano ko pa sila matutulungan. This April, hopefully ma-finalize na talaga namin lahat and we can implement the policy guidelines by May.